Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa ating poultry para pag-usapan ang palaging tinatanong sa atin sa comment section kung ilang araw ba bago masira ang ating mga na-harvest na itlog. Karamihan sa mga nabisita kong mga poultry dito sa atin sa Pilipinas ay walang mga cold storage facility o refrigerator para sa kanilang mga na-harvest na mga itlog. So ganun din sa atin guys, wala tayong cold storage facility para sa ating mga itlog. Dahil kapag meron tayong mga cold storage facility, ay tataas din ang ating electric bill na kung saan ang cost to produce ng ating mga itlog ay tataas din. Usually, ang facility na pinag-iimbakan ng ating mga itlog ay yung tinatawag nating egg room. So ito ay nasa room temperature lang. Hindi ito masyadong malamig at hindi rin ito masyadong mainit. At ang shelf life ng ating mga itlog under room temperature ay nasa 7 to 10 days. Isa din sa mga factor na nagko-contribute sa shelf life na ang ating mga itlog ay ang surrounding environment ng ating egg room. Let's say for example, kapag summertime, masyadong mainit ang panahon, napapabilis din ang pagkakasira o pagkakabulok ng ating mga itlog. So therefore, napapashorten ang shelf life ng ating mga itlog. Kapag medyo malamig naman ang panahon, katulad ngayong paparating na mga bear months, ay medyo ma-extend din ang shelf life ng ating mga itlog. Sa iba pong mga high-end na poultry, kapag nag-harvest nila ng mga itlog, ay nililinisan kaagad nila ito at dinediretso nila sa kanilang cold storage facility o mga refrigerator. Sa pamamagitan nito ay napapalast nila ng mas longer ang kanilang mga itlog na kung saan ang shelf life ng refrigerated na itlog ay naglalast from 30 to 45 days. So guys, ang itlog ay isa sa mga pinakamasustansya at pinakamurang pagkain, pero importante na ma-handle natin ng maayos ang pag-prepare nito bago ito lutuin o kainin. Ang laman ng itlog ay posibleng may dalang mga bakterya katulad ng salmonella na kung saan ito ay harmful at nagkukos ng sakit sa mga kakain ito. So dapat panatilihing malinis ang environment ng ating poultry, lalong-lalo na ang mga dadaanan ng ating maha-harvest na itlog. Para maiwasan din ang bacterial buildup sa ating mga itlog ay dapat kapag bumibili kayo ng itlog, bago ito lutuin ay dapat linisan muna ng maayos at kapag hindi pa ito lulutuin ay dapat munang ilagay sa inyong mga ref para ma-extend ang shelf life nito at mapanatiling fresh ang inyong mga nabiling itlog. At kapag nailagay nyo na ang inyong mga nabiling mga itlog sa ref, ay huwag nyo na po itong ilabas at ilagay sa mainit na environment ng matagal dahil mas mabilis na po itong nasisira. So guys, since ang ating mga eggshell ay porous, ibig sabihin merong mga micro holes o may mga butas na maliit o mga pores na maliit dito, nakakapasok ang hangin at ang tubig sa loob ng mga itlog. Kapag tumatagal na hindi nadidispose ang ating mga itlog ay nai-stretch or lumalaki ang kanilang mga pores. So therefore, napapasukan ng hangin ang loob ng mga itlog, kaya ito nasisira. At kapag nailagay din natin sa ref yung ating mga itlog ay nagko-constrict or lumiliit ang butas ng mga micro holes na ito dahil sa lamig. So therefore, nalilimitahan ang pagpasok ng mga hangin or tubig sa loob ng itlog, kaya napapatagal or na-extend ang shelf life ng itlog sa loob ng ating mga ref. So kapag nasa ref na ang ating mga itlog at inilabas nyo ito sa mainit na environment, ay mag-i-stretch or magdadilate na naman ang kanyang mga pores, therefore allowing the entry of air and water na galing sa moist ng mga itlog na na-accumulate na sanhi ng paglalagay muna natin sa ref. So yung tubig na yon ay nagdadala ng bakterya, kaya napapabilis ang pagkasira ng ating mga nabiling mga itlog. So guys, sa aming pong situation ngayon, dahil sa sobrang taas ng demand ng itlog dito sa aming lugar, and I think kahit sa ibang mga lugar mataas din ang demand, kapag nag-harvest po kami ay diretso sizing, and then after sizing the same day ay diretso yan sa mga suki naming mga tindahan. From the stores ay naglalast yan na nasa 1 to 2 days na didispose na yan nila kaagad, kaya in 3 days time ay nasa consumer na ito or nasa end user na ito, kaya nasisigurado namin ng aming mga na-harvest na itlog ay bago at fresh. Hindi ko po ina-advise na kainin or i-consume ang mga nabibili niyong itlog nang hindi niluluto. At dapat kapag niluto natin ito ay maayos ang pagkaluto, hindi half-cooked, para masigurado natin na walang bacterial presence ang mga kinakain nating mga itlog. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito. At kapag meron po kayong mga katanungan ay i-message nyo lang ako sa aking Instagram account, Dwight Tamayo PH, at i-follow nyo na rin ako doon. At guys, sana ay may natutunan na naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!